Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin na ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lunsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan doon at hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon si Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init, kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit malungkot ka nang iya'y mamatay.
Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Tumayo po ang lahat. At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa panalangin at tungkol sa kahalagahan nito sa ating buhay. Para po sa ating mga Katoliko, ano ang ibig sabihin ng panalangin? Ang panalangin ay ang pagtataas ng ating kalooban at kaisipan sa ating Diyos. Ito rin yung paghiling natin ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humiling ng masamang bagay sa Diyos, tiyak yon, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na ikasasama natin. Dahil lihis ito sa kanyang kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos, siya ay purong kabutihan. Itinuturo sa atin sa pang-ebanghelyo sa araw na ito ni Jesus Nazareno ang panalangin Ama namin, ang panalangin malapit sa ating mga puso. Kung susuriin po natin, ipinapahayag sa panalangin Ama namin ang pagtuturing sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos. Dahil kapag kinakausap natin ang ating Panginoong Diyos, ang tinatawag natin sa Kanya ay Ama. Kaya naman, sa tuwing tayo'y nakikipag-usap, sa tuwing tayo ay nasa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, tayong lahat dito ay nagiging pantay-pantay. Anumang kalagayan o estado natin sa buhay, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat, magkakatulad ang dangal, magkakatulad ang moral, pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Ito rin po ang panalangin ay isang panawagan upang bumuo tayo ng tinatawag na sambayanan o kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran at pagkakaisa laban sa kasamaan. At ito rin yung panalangin natin ay ang isang paraan upang mapalaganap natin ang kabutihan sa lahat saan mang dako sa mundo. Kaya naman, minsan na pong sinabi ni Saint Therese of Lisieux na ang panalangin ay isang mabisang pagpintig ng puso. Uulitin ko po, napakaganda nung kanyang ibinahagi. Sabi ni Saint Therese of Lisieux na yung panalangin daw ay isang mabisang pagpintig ng ating puso. Ito ay isang simpleng pagtingin sa langit. Ito ay ang sigaw ng pagkilala at pagmamahal na niyayakap natin ang parehong pagsubok at kagalakan. Ano po ang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin nito, simple lang. Kung hindi ka marunong manalangin, walang saysay o sustansya ang iyong buhay. Uulitin ko, kung hindi ka marunong manalangin, walang halaga, walang sustansya, at walang saysay ang iyong buhay. Bakit? Sapagkat ang panalangin ay ang ating pakikipagrelasyon at ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya kung wala kang ugnayan sa Diyos, parati na lang mararamdaman mo sa iyong buhay na parang wala kang halaga. Sapagkat malayo ka sa presensya ng Diyos, ang panalangin ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ang panalangin ang nagpapalalim ng ating ugnayan sa Panginoon. Kung tayo ay hindi nakaugnay sa Panginoon, walang halaga
ang anumang pagsisikap mo. Walang kabuwalahan ang ating pag-iral at pamumuhay sa mundong ito. Kaya nga po ang Eucharistia ang tinuturing nating pinakamataas na antas ng ating pagsamba at panalangin. Ang Eucharistia ang itinuturing nating pinakamahalaga sa ating buhay espiritualidad. Kaya nga tayo nagsisimba ng palagian upang mas lalo nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos. Ipinapahayag natin sa Eucharistia na kung ang wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, wala rin tayong halaga sa mundong ito. Dahil ang tunay na halaga natin, matatagpuan lamang natin sa ating Diyos. Kaya nga ang Diyos ang siyang nagbibigay kapanatagan at kapayapaan sa ating buhay. Walang ibang pwedeng magbigay ng tunay na kagalakan sa iyong puso maliban sa Diyos. Yung mga ibang kaligayahan na nararanasan mo, ito yung tinatawag nating mga temporary happiness. For example, maaaring pinapaligaya ka ng mga gadgets, social media, pero ito panandalian lamang. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, maibibigay lamang ng ating Panginoon. At makakamtan natin ito sa pamamagitan ng ating palagiang pagdulog at panalangin sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon po tayo sa araw na ito upang pagnilayan, balikan at sariwain natin kung ano na nga ba ang estado ng ating buhay panalangin. Kinakausap mo pa ba ang Diyos o naaalala mo lang siya dahil may hinihiling o ipinagdarasal ka? Sana'y kagaya ng sinabi ni Saint Therese of Lisieux, sa bawat pagpintig ng ating puso, ang hinahanap nito ay ang awa at pagmamahal ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakakaranas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasa ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi
sa iyong pagmamahal at tanggapin ang inyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, nawa ay sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo
na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.